Okay. So, live na tayo mga kapatid. Magandang gabi po at magandang araw sa ibang bansa. Ngayon mga kapatid, pakinggan natin yung testimonya sa ating mahal na kapatid na biktima siya ng barang. At last 2000... pakilala mo na... magpakilala ka muna, taga saan? Ako si Lani, Maria Lani, nakatira sa Manila, Taguig. Pero galing ng Leyte ang parents ko. So, marunong ako mag-Bisaya. Kasabot ra kag Bisaya. Kasabot. Kasabot ang Bisaya. So, anong trabaho mo nung before ka na punta dito, te? Nagbi-business ako. Ah, may business ka, te? Oh, yes. So, ngayon, mag-rate muna tayo sa mga followers natin, te. Dahil maraming sumusubaybay natin ngayon. No? Si Sister Mercy Alferez na nanonood sa atin ngayon. Okay. At si Dami. At si Jewel Lim Oy. No? Good evening, Father. Mag-greet po na tayo te, bago tayo magsimula. Pwede mangutan na pati, pwede ba magpa-blessing sa atong pari, ang Orthodox Crucifix nga na good kuy ako okay raman siguro. Basta Crucifix, it should be blessed by the priest. Okay lang. Magkatulad naman yung Orthodox Cross natin sa mga Orthodox. Marami namang Orthodox na fully in communion with the Bishop of Rome. Si Tutoy Lucky, hello Father, from Iloilo. So, minunood natin te from Iloilo po. At si Luren Galicia, nanood sa atin ngayon. Si Maria Sarmento, Montor. Ang dami nanood sa atin, hindi ko na mabasa. Watching from Carmen, Toledo City, Cebu. Pero may... ano kati, may mga relatives ka sa Cebu? Daghan. Daghan, saan? Sa Labangon. Ah, sa Labangon? Sa Lupis, sa may Bandang Carbon. So, i-greet mo sila, te, dahil baka nanonood sila ngayon. No? Okay. Mayong gabi sa tanan sa akong mga relatives sa Cebu, sa mga Perez family, Caballero, Ibanez, mayong gabi sa tanan. So, ngayon mga kapatid, pakinggan natin ang magandang storya. Pero hindi talaga maganda sa simula dahil marami siyang iniindang karamdaman at hindi ma-explain ng doktor yung kanyang karamdaman since 2020 ba yun? Yes, yes, Father. So ngayon, si Ate Maria Lani. Maria Lani from Manila, Taguig. Yes. Saan ba sa Taguig? Sa South Dangari. South Dangari. So, sa sentro yan sa Taguig, eh? Sa Bandang South. Bandang South. Mm-hmm. So, ngayon, ano ba yung mga unusual na mga experiences mo, Ate Maria Lani, na nakapunta ka dito sa, how many months na pala? Believe, 4 months na. 4 months na siya nag-stay dito. 4 months this, 28. 28. Oh, yeah, 28. So, 4 months. So, 4 months na siya, ngayon 28, at uuwi na siya dahil good news po, grabe yung improvement sa kanyang kalagayan. Yes. So, before this, ano ba ang simula nito? Una, year to 2020, na-fail na ako na, so Bisaya na lang ha? Sige to. Na-fail na ako na ang katol sa akong lawas. Unya, hindi kagabi, di ko makatulog. Sa kanina akong diri, marag mapikas, kasakit, kari diri. Yeah. Mo, ako na siyang butangan ng mga bagay ng holy water, ana siya. Tapos, pagbutangan na siya, mabalhin. Kunyari, butangan ako siya diri, mabalhin diri. Yeah. So, yung sakit? Ang sakit. So, yeah. Galing sa ulo yung sakit? Munaog siya. Bababa siya sa balikat mo. Tapos, kukuha naman ako ng ibang kunya, holy water. Lalagyan ko siya dito. Lilipat na naman ulit. Saan naman lilipat? Babalik sa ulo?
dito sa bandang brain ko, utak. So, ilang taon yun? It takes 2 months. Oh. Months, then umabot siya ng hanggang naano ko na talagang hindi na siya okay. Mm-mm. So, yun. Nag-decide na ako na pumunta ng ano, ng mga albularyo. Albularyo. So, bago ka pumunta sa albularyo, lumapit ka ba sa ating mga doktor? Yes. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, allergy na mula daw sa ano, sa mga aso, ganun. Nahilig ka sa aso pala. May aso talaga. So, yung sakit sa likod, sa ulo mo at bababa, walang explanation ng doktor? Ayun, sabi, stress lang daw. Stress, oh, allergy. Allergy. Ayun ang sinasabi ng ilang doktor na ang nalapitan mo? Dalawa na doon. Dalawa yung nilapitan mo. Pero maraming ka nang iniinom na gamot. Yes. Mm-mm. Marami. By the way, mga kapatid, itong sakit ni Ate Maria Lani, hindi po ito natural. Kung natural lang ito, simple na allergy, simple na stress, makukuha lang sa gamot. Yes. Pero ito pala ay hindi natural. Pero after paglapit mo sa doktor, tumupunta ka na sa mga albularyo. Yes. Hindi na ako umano nang bumalik sa doktor gawa ng ang dami nang nabili ko ng mga ointment. Oh, yun. Tapos walang ano eh. Walang remedy. Walang remedy. Lalo siyang nag-worst. Nag-worst. Oh, so, yun. So, anong ma-feel mo sa ulo mo, te? Sobrang sakit. Para siyang tinusok talaga. Parang may dagom or may karayom na tutusok? Para siyang may karayom na may malaking bagay na itinusok na sobrang sakit na sisigaw ako sa sakit, hahawakan din. Sisigaw talaga. Sisigaw talaga. Pero may time nasa siya. Nasa isipan mo, kundi ma-feel mo talaga. Feel ko talaga, hahawakan ko siya. Kasi talagang, as in, na-feel mo, yun, mapasigaw ako sa sakit talaga. So, yun. After noon, yun na yung kati. Yung kati? Saan banda? Ang una na-feel ko yung liig, na parang may gumagapang. May gumagapang? Na pero walang makita na wala akong makita. Insekto. May gumagapang sa liig ko na pinong-pino na wala naman akong makita. Na-feel mo lang. Tapos after mga 1 day or 2 days, nasalat ko na may ano na, may maliliit na tumubo dito. Ano yun? Ano yun? Parang buwang singot? Buwang singot. Buwang araw. Tapos hanggang parang lumaki, ganun. Tapos yun, nagsusugat na yun dito ko. So, ito yun, ngayon, na normal na, bumalik na siya. Biklat na siya. Yun, ganun. So ngayon, kumusta niya yung sakit sa ulo mo? Sakit sa ulo ko ngayon, okay na. Wala na siya. Wala nang tumutusok? Wala na. By the way, mga kapatid, nung dineliverance namin si Ate Maria Lani, ang daming naka-attach ng mga spirits. No? Sa bandang huli, te, nagpakilala, di ba? Ilan yun? Ilan yung mga spirito na nagharas sa'yo? Naalala mo ba? Ang matandaan ko lang yung Maria. Maria? Yes. Sino ba yung si Maria? Hindi ko lang kung sino si Maria. So, dito. Dahil nawala siya sa sarili niya. So, nalito si Brother Edison. Dahil sa dami ko nang ine-exercise, hindi ko na maalala. Ano? So, hindi mo naalala natin na sabi ni Brother Edison, 7 yung nagpakilala. Nagpakilala ba yung 7 mga spirits? Hindi. Yung isa lang. Isa. Satan. Si? Satan. Satan. At naalala niya ay mayroong... Tapos yung sinabi niya kanina. So, yun mga kapatid, 7 na mga unclean spirits pala ang source sa kanyang karamdaman, yung may tumutusok. Pero by the way, ate, bayo tayo magpatuloy. Ilang albularyo na ang nalapitan mo? So, madami. So, since 2020 pa yon. 2020? More than 10? So, more than 10 ka mga albularyo ang nalapitan mo? More than 10. Kasi hindi ko... sa isa, hindi ko magkakampante ko sa isang albularyo. Lilipat na naman ako. Marami kang mga anting-anting, yamya, habak. Marami. So, yun, sinurinder ko na. So, yan ang experience niya, higit pala sa 10 ka mga albularyo.
napasensya na po kayo dahil ninarit lang niya yung katotohanan base sa kanyang karanasan. At nung una na araw na pumupunta siya dito, no, pati yung tiyan mo, tiyan diba? Masakit. Lahat diba? Party. Pati ng tiyan mo, tiyan masakit. Tiyan ko, masakit. Yung kati, buong katawan. Parang kikabuhi. At nandito ko, sasak mo na. Alam niyo mga kapatid, during exorcism ko, ilagay ko sa kanyang tiyan yung cross. Grabe, hindi ma-describe yung kanyang ano, reaction, no? Minsan ay nahulog na siya sa upuan, no? Yan po, hindi lang ito grave oppression mga kapatid. Hindi lang ito ordinaryo na oppression. May element din na dahil minsan ay nawala siya. Dahil sa paglapit niya sa maraming mga albularyo mga kapatid, doon napasukan yung kanya, na-contaminate yung buong buhay niya. At na-recall ni Brother Edison, 7 spirits pala. Sobra kung ano, hindi ko na matandaan yun. Hindi ko na matandaan. Totoo. Dahil merong moment sa kanya during deliverance mga kapatid, mawala talaga siya. No? Pero meron ding moment na matandaan niya. Pero ngayon hindi na siya nag-react. Salamat sa Diyos. Thanks God. Thanks God. Hindi na siya nag-react. At kung meron mang little reaction, mga 2% lang. At kumusta na yung sakit sa tiyan mo, te? Sa ngayon, feel ko okay. Okay na talaga. Hindi, compare nung una. Yeah. Diba, reklamo mo yung makate. Kumusta na ngayon? Ang kate ngayon, hindi na gaya dati. Meron pang kate. Pero as in talaga, konti na lang talaga. Pero hindi na gaya. Hindi no? Gaya dati na. Pero yung tumutusok sa ulo mo, wala na. Baka may kaunti lang na tusok. Wala na rin. Talagang sa tulong ni Lord. Because of the sacraments, yes, of the church. Yes. Because lagi kong isa sa mga sinasabi natin sa mga lumapit sa atin ay grabe yung devotion ni ate sa Eucharist. Araw-araw po ito nagsamba. Yeah. Kikita mo ako, Father. Araw-araw, mag-adoration din, mag-rosary. So, yes. Dahil sa kanyang pagsubok, naging malalim yung kanyang relasyon kay Kristo. Lalo sa sakramento, di ba? Dahil sacraments are greater than me, by the way. So yan ang pinupromote natin si Kristo talaga, hindi yung sarili natin, mga kapatid. At yung ano mo te, yung di ba yung mga insekto na pinakita mo sa akin? Ang dami doon ha. Hindi ko ma-imagine, Father, kasi minsan tinitingnan ko yung balat ko, yun lang yung umpisa. Maya-maya dumami na. Tapos iikot ko dito sa katawan ko. Hindi ko naman nasa sahig, ang dami-dami. Usa siyang malalaglag. Oh, just imagine mga kapatid ha, lalabas ng kusat, eh, no? Hindi mo mabilang, no? Ano yan? Ito yun, mga insekto. Ito yun, ang daming mga insekto lalabas sa kanyang katawan. Ito po, oh. Kita niyo yan? Ipakita mo, Brother Edison. Yan. Maliliit lang po yung mga liit na mga insekto. But hindi pa yan, madami pa yan na pinakita sa amin yung may mga lalaki na para mga 5 inches. Oh, meron pang iba. Yan lang nakuha yung mo, bro. Last, ipakita mo yung last. Yung last? Wala kang record. Ito lang po yun. So, yung last ay, ano? Malaki siya na may sikto. May sungay. May sungay. May sungay. Maitim. Yes. Yung pinakita mo. Unusual. Unusual na insects talaga. So, grabe yung every time, after deliverance din, no, lalabas yung mga insekto sa katawan mo. Yes, Father. Nung first time na deliverance ko sa akin. Like self-deliverance? No, ikaw. Ako! Nung lumabas ako ng pintuan mo, may lumabas sa bibig ko na kulay green, parang snail. Yung maliit? Kulay green, yun pinakita ko sa'yo. Kulay green. Tapos, anong laki? Mga ganyan siya. Then, grabe. May kasamang egg, dalawa. May egg pa? Dito nang galing sa bibig ko.
Grabe. Ano po yung mga lumabas, te? Maraming hindi ko ma... Father, hindi ko kilala siya mga... May uod ba na lumabas sa'yo? Hindi ko makilala mga insekto, Father. Pinakita mo nga sa akin eh, pero hindi ko kilala yung mga insekto. Hindi siya gaya sa common na insect, hindi. Para siyang special na mga insect na ginawa. Ganun. So ito ang lumabas sa'yo? Yeah. Oh, ganyan. So kuhol pero, sa Tagalog? Pero ano siya, maliit. Maliit lang? Kumbaga anak niya. So may kuhol na lumabas. So maliit na snail, maliit na kuhol na lumabas sa yung bibig? It's a baby, yes. Baka kinain mo yung kuhol. Father, hindi ko kumakain ng kuhol. Pagkain mo ng kuhol yung anak. Hindi ako kumakain ng kuhol, Father. So, just imagine ha, kasi yan ang nagsabi niyan. At pinakita po niya ako, hindi lang insekto ang lumabas sa kanyang katawan. Pati pa mga bas, di ba? Oo, oh, mayroon. Ano ang Tagalog ng bas? Buhangin. Buhangin? Mm-hmm. Na itim? Buhangin na itim. Mayroon din na para siyang... hindi ko maano, ma-imagine. Parang bato na maliliit. Maliliit na itin. Bilog na maliit na matigas na hindi kayang tisirin. Yung, ang sabi sa iya, irokon. Hindi kayang tisirin. So yun, mga unusual po yun, no? Yes. At during exorcism, mga kapatid, may, dahil series po ito, just imagine, 4 months na, umaambot kami higit sa 4 months na processing sa kanya. At mas mabuti na lang dahil yung kanyang pananampalataya talaga ay nag-increase. At yung pag-ibig niya sa Diyos ay nag-increase talaga. At dahil dito ay nababago dahan-dahan yung kanyang buhay. Yes, Father. Parang kinukonsecrate na talaga niya yung buhay niya sa Panginoon. No? At yun ang... hindi niya maintindihan bakit may lumabas ng mga insekto, mga buhangin, iba't ibang insekto. Just imagine ha, iba't ibang insekto. Hindi mo hindi natin kilala 'te, yung iba. Hindi yan, hindi siya usual na insekto. Parang special na ginawa na parang ginilagay sa akin. Yan po ay barang, kapatid. At kahapon natin is fiesta ni Mama Mary. Ni Mama Mary. Yeah. At kahapon po na-liberate po si Ate yes. Maria Lani, no. Kanina din hindi na nag-react. So totoo talaga yung tinutulungan siya. No? So powerful talaga yung intercession sa ating mahal na ina. So sana nakikinig kayo ngayon at sa pagkikinig niyo dagdagan natin yung pagmamahal ng ating ina. Yes. Ang ina ng Diyos at ina ng simbahan. Amen? Yes. Kasi Father, pwede ko magsalita? Sige. Mahilig ako magsimba sa baklaran. Mm-hmm. The Mother Perpetual Help. So, hiningi ko sa kanya na... Mother Perpetual Help. Yeah. Hiningi ko sa kanya na i-guide ako kung saan dapat talaga ako dalhin. So, hindi ko akalain makapunta ako ng Bohol dito sa inyo na wala naman akong kilala dito. Oo. Oh. So, kahapon kayo na, ano ako, kahapon kapistahan niya. Nagkataon na, okay na, wala na. So, I'm happy. Masaya talaga ako. So, grabe, no? Ngayon is 20, ano ngayon? 27 ngayon? So, ngayon pala yung fiesta niya. 27. June 27 is... ngayon po. Mary's Feast Day. Kaya nga hindi ka nag-react ngayon. Under the title of Mother of Perpetual Help. And every year we begin special devotion on the Vena to her around that time. So, ang feast niya is June 27. 27 ngayon. Oh, okay. So, ngayon ay grabe yung improvement mo. Hindi ka na nag-react. June 27 yung feast niya. No? Exactly. Today. Oh, today. Kanina mga kapatid, akala ko mag-react pa siya. Pero ngayon hindi na. Ngayong araw na ito. At ngayon din ang fiesta sa Our Lady of Perpetual Help. So, perpetual is walang katapusan. Yeah. Yung tulong. Laging tumutulong sa mga nangailangan. Sa lahat ng nangailangan. So, grabe na. No? Kaya... ang tuwa ko, last day, nag-grocery ako, Father. Yes.
Hindi ko ma-imagine habang nagro-rosary ako, tumutuloy yung luha. Ah, umiiyak ka. Kahapon yata yun. Kahapon, Father, na umaga. And then? Sabi, bakit ako umiiyak? Parang na-feel ko yung, hindi ko ma-imagine nun sa loob ko, na parang maluwag. Magaan. Magaan, ganun. Kaya yun na siguro yung, ano ni Mama Mary, okay. So, ang ganda ng storya ni Ate Maria Lani, no? At na-amaze ka ako kanina, Tita. Akala ko mag-react ka pa eh. Dahil, alam nyo, minsan, yung demonyo ay magsasalita pero hindi magsasabi sa kanilang pangalan. During exorcism po. Ang exorcist ay magkapagsagawa ng imperative command. Do you put a cursed object in her body? Ituturo yung kanyang tiyan, no? At sa paglagay namin ng sacramentals, oil, cross, kasi sigaw si ate. Sisigaw talaga. Minsan, during exorcism, mahulog sa kanyang upuan. No? Grabe. Parang manginig, sisigaw, no? Magigibay yung mukha niya. No? Hindi lang siya simply na oppression eh. It is a grave oppression. Sometimes it lead to total possession. Dahil minsan ay wala siya eh, sa kanyang sarili. Pero ngayon, na-amaze nga ako kanina ate. Dahil, wow, wala na. Sabi mo sa akin, nag-deliverance din si Tatay Argyo sa'yo. Hindi na nag-react. Walang reaction. Ngayon, sinusulim natin. Wala na din, no? At uuwi na siya this coming. I-greet mo yung pamilya mo, te. O nga pala ha. Good evening sa mga anak ko sa Manila, tsaka mga sa kapatid ko. Eto ate, kuya. Sa totoo ng God, kung Mama Mary, ito ngayon, napakalaking changes sa ano ko ngayon sa katawan, sa health ko. So, thanks God. So, ilan na yung nagasto mo? Rough estimation lang din. From 2020 and 2000. Kung sabihin 100,000 pa. 100,000. More than pa siguro. More than pa, no? Just imagine. Marami nang naibinta, naisanla, para lang. Para lang. Para lang maano yung health ko. Pero ngayon mga kapatid, just imagine, no? Sobra niyang saya dahil sa biyaya ng Diyos. The grace of healing, the gift of healing, yan natanggap niya. Galing po sa sacrament, hindi po galing ni Father Darwin. Galing po yan sa sacraments instituted by Jesus Christ. No? Just imagine araw-araw siya magsamba. Araw-araw talaga. The reception of the Holy Eucharist. No? Makapangyarihan pa yan sa mga habak. Incomparable. Hindi complete, Father, kung hindi ko makasimba araw-araw. Wow. Hindi ko, parang, kulang. Na ano ko, may parang yung consensya ko, hindi talaga kompleto, kaya maga palang gising na, para masimba. So, grabe si ate, yung pag-ibig niya sa Panginoon. So, yan ang pinaka malaking milagro, te, yung liberation mo from unclean spirits, yung healing mo galing sa oppression, secondary lang po yun. So, ang pinakamalaking milagro, nabago yung kanyang pananaw. Nabago yung buong buhay ni Ate Maria Lani. At yan po yung dala niya na malaking milagro na hindi mapantayan na milagro. At handa na siyang mag-share nito sa kanyang buong pamilya. Yung mga anak mo, tayo, greet mo. Nagapangalan nila, no? Anak ko sa Cebu, si... May anak ka sa Cebu? Yes, mayroon akong anak sa Cebu. Anak, hindi mo ako kinokontak, pero ito ngayon, ito na si Mama. Medyo happy na ako ngayon, nak, talaga. Kay Kenneth, kay John G, yung bunso ko sa Manila. Andito ako ngayon, kasama si Father Darwin. Sa tulong ng ministry niya, sa sacramentas, ang laking bagay talaga, anak. Kaya... Pero yung asawa mo, te? Widow. Namatay na. So, tatlo lang yung anak mo? Tatlong anak. Koralat. Lalaki. Lalaki. Yeah. So, maraming salamat sa Diyos. At meron ka pang idagdag, te, para ma-inspire naman yung mga
kapatid nating nanood ngayon? Sasabihin ko lang na kung umabot man ang bawat isa sa atin ng pagsubok, gaya sa akin nangyari, hindi, huwag kayo basta ma-discourage. Talagang tuloy-tuloy lang at kumapit sa Panginoon. Kumapit sa may kapal. Mag-pray, gumamit ng mga sacramental, buong puso na ialay mo natin sa Panginoon ang lahat. At tayo tutulungan. Amen. Yes. So wala nang lumabas ng mga buhangin te. Wala. Ayan, na mga piklat na ang dami. Piklat na lang. Yan ang dadaanan ng mga buhangin. Yan naman ang piklat, Father. Ang dami. Wala nang lumabas na. So, just imagine, mga kapatid, yan po ay papuri sa Diyos, Ama, Anak, at sa Espiritu Santo, na mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. At marami tayong mga pasyente kanina, almost 200. And then, bukas, may open. Saturday, walang open po, dahil sa sports and evangelization. So, ina-announce ko lang dito, parang hindi kayo mapalaw, no? Maligaw. So, Saturday walang open, sa Sunday may open po. Dahil yan sa sports and evangelization. Sa Saturday lang walang open. Dahil sa, meron tayong sports and evangelization sa Marawis, Valencia, Bohol. At pasalamat tayo, te. May papasalamatan ka, additional, te? Pasalamat ako sa lahat. Una-una kay Father Darwin. At sa lahat ng dito sa mga sa staff at sa mga kaibigan na dinatang ko ng Bohol. Wala akong kakilala dito pero ang babait nila dito, lalo sa mga staff. Hindi kapinapinabayaan nila, nandiyan lagi sila nakaalala sa akin lagi. Kaya lang laki kong pasalamat sa buong minister ni Father Darwin. O, salamat at sa inyong lahat na nandito. Dahil mag-dinner na kami ngayon. Nagluluto na yung paniapot. So, maraming salamat sa inyo. At yung highlight na sa buhay ni Ate Milani, Alani, Marialani, is because of increasing her love and devotion to God and to the devotion to the saints and Mama Mary. Yan po ang malaking tulong sa kanyang karamdaman, sa kanyang conversion story ngayong gabi nito. Yes. So, God bless. Maraming salamat Ate Marialani at sa ating lahat na laging sumasubaybay. So, hindi ko na mabasa yung mga comment ninyo. Ang dami na. So, almost 300 na yung comments, no? So, hindi ko na mabasa, no? Dami. Yeah, God bless mga kapatid, ha? Fighting Maria to attack safety with a humble heart po. God bless. Okay. Thank you.